pag ng Panginoon, maya kayo'y nagtitipon, pagpagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos Satanas. Pasimulan natin ang banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig naman ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal, maghanda muna tayo ng ating sarili. Aminin, pagsisihan ng ating mga kasalanan para tayo ay marapati naman ng Diyos na makilahok sa Kanyang banal at kagalang-galang na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan po ninyo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-aniyaya ang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan po ninyo kami. Kristo, kawan kami. Nakaluklok kayo sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon. Kaawaan po ninyo kami. Panginoon, kawan kami. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Dahil sa dakila mo ang aking kapurihan, Panginoong Diyos, Ari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nagaling ng mga kasalanan na sa libutan. Ikaw na nagaling sa mga kasalanan sa libutan. Kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Maawa ka
pagkat ikaw lamang ang banal. Nang Diyos Ama, manalangin tayo. Maraming makapangyarihan sa inyo pong pagsusugo sa salitang Diyos na totoo at maasahan at sa pagbibigay niyo po ng Espiritung nagpapabanal sa sanlibutan. Ipinahayag po ang inyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang amin po ngayong ipinagdiriwang, ipagalob niyo pong aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan at amin pong sambahing lubusan ang inyong isang pagka-Diyos sa mahal na kapangyarihan sa pamamagitan po ni Kristo kasama ng Espiritu Santo kayo po isang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang mula ng likhain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tining ng Diyos mula sa haliging apoy at nanatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan, at ng makapangyarihang mga gawa tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto? Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo. Magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Panginoon tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Sa utos ng poon, nalikha ang langit, ang araw ang buwat talang maririkit. Ang buong daigdig sa kanyang salita ay pawang nayari, lumitaw na bigla. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit o puon ng iyong wagas na pag-ibig. Yaman ng pag-asa'y sa iyo nasasali. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo
sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay Espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu nga ng pagpapatuo, kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak tayo na mga takapagmana ng Diyos at kasamang takapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain din kasama niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila. Bagamat may ilang nag-alinlangan, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo." At turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mga minamahal, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ipinagdiriwang po ngayon ng buong simbahan ang kapiyestahan ng tatlong persona sa isang Diyos. Banal na San Tatlo, Santissima Trinidad, Holy Trinity, the Triune God. Ito po ang isa sa mga misteryo ng Diyos sa ating lahat na Kanyang ipinahayag na tayo'y sumasampalataya at sumasamba sa iisang Diyos bagamat sila'y may tatlong persona. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Hindi ho ibig sabihin, lamang ang pagka-Diyos
ng Ama sa Anak at Espiritu Santo. O lamang ang pagka-Diyos ng Anak sa Ama at sa Espiritu Santo. O lamang ang pagka-Diyos ng Espiritu Santo sa Ama at sa Anak. Hindi po. Sapagkat iisa lamang ang kanilang pagka-Diyos, divinity. Ang mga personalidad, ang Ama, siyempre ay hindi ang Anak at hindi ang Espiritu Santo. Sila po'y may kanya-kanya lamang nagampanin. Ang Ama, ang tagapaglikha, bagamat kasama rin sa paglikha ang Diyos Anak at Espiritu Santo. Ang Diyos Anak, si Jesus, siya ang tagapagligtas. Bagamat kasama din sa gawang pagliligtas ang Diyos Ama at ang Diyos Espiritu Santo. At ang Diyos Espiritu Santo ang tagapagpabanal, sanctifying o sanctifier. Bagamat kasama din sa gawang pagpapabanal ang Diyos Ama at Diyos Anak. Kaya mapapansin natin, sa lahat ng kanilang gawain, sila'y magkakasama. At yan din po ang sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon. Matapos niyang suguin ang kanyang mga alagad na binyagan ang lahat ng tao sa ngalan ng Ama at ng Anak na Espiritu Santo at turuan na sundin ang kanyang mga tagubilin, sinabi ni Jesus sa bandang huli, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Laging kasama. Ito po ay nagpapaalala sa atin sa Ebanghelyo ni San Mateo. Saint Matthew started his gospel with the presence of God. Ang pagbabanggit niya ng Emmanuel. Diba? Kung pag-uwi po ninyo, inyong buklatin ang Bible, puntahan po ninyo ang Ebanghelyo ni San Mateo. Yun pong first chapter niya ay patungkol sa Emmanuel. Na ang ibig sabihin, ang Diyos ay laging kasama natin. At tinapos ni San Mateo ang kanyang Ebanghelyo. This is the end of the Gospel of Saint Matthew. Tinapos din po niya ito ng pagpapahayag tungkol sa presensya ng Diyos. At ito nga po yun, sinabi, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sa pagdiriwang po natin ng dakilang kapistahan ng Banal na Santatlo, muli po tayong pinalalakas ng Diyos na ang katotohanan ay palagi nating kasama ang Diyos, ang Santisima Trinidad. Ang Diyos na iisa, subalit tatlo sa pagkapersona ay palaging nagpapahayag ng sarili at nagpapadama ng kanyang pagmamahal sa ating lahat. Ganyan po ang Diyos natin, ang Santisima Trinidad, laging sumasa atin, walang patlang. Sino ho sa inyo dito ang magsasabing hindi niya nararanasan ang pagmamahal ng Diyos? Despite of many difficulties, trials, persecutions, or whatever nating kinakaharap sa buhay, still, nadadama pa din natin ang pagmamahal ng Diyos ng Santisima Trinidad. Lalo't higit nga po
Sa tuwing tayo'y nakikisa sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya, ay pinababatid po sa atin ang walang patid na pananahan ng Diyos. Buhay at totoo na tinatanggap natin si Jesus sa banal na komunyon. Buhay at totoo na kasama natin ang Diyos sa pagdiriwang ng Kanyang Eukaristiya. Kaya nga kahit sa pasimula pa ng rito, ipinapahayag na ang banalasang tatlo, ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig naman ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumayin niyong lahat. Kaya nga po, tunay at totoo, minamahal na mga kapatid, na sa bawat sandali ng ating nararanasan ay ang pagkilos ng bawat persona sa isang Diyos, sa banal na Santisima Trinidad. Kaya naman po, malakas ang ating loob na tayo tumawag sa ating Diyos Ama sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, sapagkat hinding-hindi tayo bibiguin o pababayaan ng Diyos ng banal na Santatlo. Totoo po, napakahirap sa seminaryo po, no? Ito po'y isa sa pinakamahirap na subjects, no? Na mahirap ipaliwanag. Pero hindi ho mahirap intindihin sapagkat nararanasan natin at buhay na buhay sa ating buhay ang banal na Santatlo, ang Santisima Trinidad, sapagkat laging suma sa atin ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariyang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroon ng mga yuma, nang may katlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at tukong sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu, Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, dumulog tayo sa ating Panginoon, atin pong itutugon sa bawat kahilingan. Panginoon, dinggin po ninyo kami. Panginoon, dinggin po ninyo kami. Upang ang pagsusugo ng Panginoong muling nabuhay ay matugon ng simbahang Katolika at mabigkis nawa ang mga mananampalataya sa aral ni Kristo at maging buhay na tanda ng pagkakaisa ng Santisima Trinidad. Manalangin tayo. Panginoon, linggin mo kami. Upang ang utos ng pagmamahalan ng Panginoon ay mapairal sa mga bansa sa buong daigdig at magkaisa nawa ang sangkatauhan sa mga gawaing pangkaunlaran at pangkapayapaan, manalangin tayo. Panginoon, linggin mo kami. Upang ang pagmamahalan ng Santisima Trinidad ay matagpuan ng mga kapatid nating may pagdurusa sa katauhan ng mga kapwang nakikibahagi
sa buhay ng Diyos at palakasin nawa sila ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang kaisahan ng tatlong persona ay manahan sa lahat ng mga tahanan sa ating sambayanan at pagsikapan nawa natin sa tuwi na ay magkaisa tayo sa pananampalataya at gawing pangkabanalan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang sa mga tahanan sa ating parokya at pamayanan ay sumibol at yumabong ang munting sambayanang Kristiyano na lumalago sa pananampalataya, sumasagisag bilang munting simbahan, nagmamahalan at nagsusunuran bilang iisang pamilya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Pahayag natin ang iba pa nating kahilingan sa Diyos. Panginoon, lahat po na itiling namin sa inyo, kasama na Espiritu Santo kay Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang banal na sakripisyong ito, kalakib ang ating mga panalangin nawa, kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin niyo buong banal ang mga alay na aming inihanda. Ngayong aming sinasamba at sinasambit ang alay niyong dakila at pakundangan po sa mga alay na ngayon nasa dambana, kami nawa po yung maging laging nakalaan sa inyong adikha sa pamagitan po ni Kristo kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Taas sa Diyos sa inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na kayo ay aming pasalamatan kaysa ng inyong anak at ng Espiritu Santo. Kayo'y isang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang inyo pong anak at Espiritu'y di na iba sa pagka-Diyos nyo, ano pat kahit tatlo'y isang Diyos na totoo. Ang kadakilaan niyo pong ipinahihiwatig upang aming panaligan ay siya rin naming sinasampalatayanan tungkol sa inyong anak at Espiritong Banal. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba sa kapangyarihan taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa inyo ng walang humpay sa kalangitan kami,
ay nagbubuni sa inyong kadakilaan. Hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, kayo po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng inyong espiritu, gawin po ninyong banalang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na magpakasakit, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya. Pinagatihati niya iyon, ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kainin. Ito ang aking katawan na iniaalay para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Ibinigay ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Kami natubos mong tunay naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay po ng inyong anak. Kaya tiniaalay po namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay ng buhay, tanggali sa nagkakaloob po naman na inyong walang hanggang kaligtasan. Kami po nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa panan po ninyo para maglingkod sa inyo. Sinasamo po namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingabin po ninyo ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig kay San Francisco, ang aming Santo Papa, ni Gilbert, ang aming Ubispo at ng lahat ng mga pari. Alalahanin niyo rin po, mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan po ninyo sila, patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan po ninyo, pagindapatin kaming lahat
na makasalo sa inyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay po sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo. May pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa ikararangalin nyo sa pamagitan po ng inyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa inyo Diyos sa mga makapangirian kasama ng Espiritu Santo kay Diyos magpasawalang hanggan. Buong pag-ibig at pananalig nating dasalin ang panalangin na itinuro mismo ng ating Panginoong Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin po ninyo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag niyo po kaming ipahintulot sa tukso at iadyan niyo po kami sa lahat ng masama. Iniling po namin kami yung iadyan sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabigan ng ganap na pagpapahayag ng tagapagligtas po namin na si Kristo Jesus. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi po ninyo sa inyong mga alaga, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tugayan po ninyo ang aming pananampalataya. Huwag po naman ang malimit naming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan, pagkakaisa yun sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo kay Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Ibagi natin sa bawat kapwa ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Peace be with you all. Lord,
pagkaloob mo sa amin. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga minamahal ito si Jesus, anak ng Diyos, anak ni Maria, siya nag-alis sa pagpapatawad na ating mga kasalanan, mapapalad ang sa kanya itatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Manabing mapagmahal, mapakinabangan nawa po ng aming buong katauhan ang pagtanggap po namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona na isang Diyos lamang sa pamagitan po ni Kristo kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga-Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po binibiging kalusugan at kabuhayan. Iman karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, maglilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Narito po si Mistina mula sa pambansang dambana ng imahen ni Santa Teresita ng Batang si Jesus mula sa Antipolo City, Rizal. Salamat po, sister. Maulan at mahangin na umaga po sa inyong lahat. Ako po si Tina Bolinao. Ako naman po si Tina So. Kami po ay miyembro ng Shrine Ministry ng Diocesan Shrine and Parish of St. Teresa of the Child Jesus sa Antipolo, Rizal pa po. Unang-una po ay nais po naming pasalamatan ang inyong cura paroko, si Reverend Father Oscar Andal. Gayun din po si Father J. Encarnacion, sa inyo pong pagpapaulak sa amin na madala po namin ang aming patron saint, si Saint Therese, dito po sa inyong parokya. Marahil po ay nagtatanong kayo kung bakit po kami narito. Bakit nga ba tayo narito, Ate Tina? Gusto po namin ipakilala sa inyo ang isang napaka-espesyal na santo. At siya po ay napaka-milagrosa. Binansagan po siya na greatest saint of the modern times. Sino nga po ba si Saint Therese of the Child Jesus? Meron po ba sa inyo dito na nakakakilala po kay Saint Therese? Ayun po ang kanyang imahe. Siya po ay kilala, yung imahe po niya malalaman niyo kaagad na siya po yun kasi may dala po siya mga rosas. Meron po bang nakakakilala sa inyo sa kanya? Wala po? Okay, ipapakilala po namin sa inyo si Saint Therese. Siya po ay isang madre mula sa Carmelite na ipinanganak po noong January 2, 1873. Si Saint Therese po ay bunso sa siyam na magkakapatid at ang kanila pong magulang ay sila Saints Louis and Zelie Martin na ngayon po ay mga santo na din. Alam niyo po ba, noong 10 taon lamang si Saint Therese, siya po ay nagkaroon ng hindi mawaring sakit. Ngunit gumaling po siya nung makita niyang nakangiti sa kanya ang ating mahal na ina, ang Our Lady of Smile. At simula po noon, nagpumilit na po siyang pumasok sa kumbento. Pero dahil nga po sa bata pa po siya, dumating po sa punto na sumulat po siya sa Santo Papa para mapayagan po siyang makapasok sa kumbento. At natupad naman po ang kanyang kagustuhang maging madre sa dahil po sa kanyang pagpuporsige. At siya po ay pumasok sa kumbento sa edad na 15 years old.
sa araw-araw po ng mga gawain niya sa kumbento, ay lagi niya pong isinasa sa puso ang lahat ng ito, at kahit ordinaryo lamang po ito, ay ginagawa po niya ito ng merong dakilang pagmamahal sa Diyos. At lahat po ito ay ino-offer niya sa Diyos. Isa pa pong trivia tungkol kay St. Teres, nabanggit po kanina na siyam po silang magkakapatid. Apat po doon ay namatay at silang lima na natira ay pumasok po sa buhay relihiyoso. Sa kasamaang palad po at the age of 23, nagkaroon po siya ng tuberculosis. At dito niya sinimulang isulat ang autobiography niya at ito ay ang librong The Story of a Soul. Namatay po siya noong September 30, 1897 at the age of 24. At noon nga pong May 17, 1925, siya po ay ginawang santo ni Pope Pius XI. So ipinagdiriwang po ang kanyang kapistahan tuwing October 1 at siya po ay isang napaka-impluensyang modelo ng kabanalan para sa mga Katoliko dahil po sa pagiging simple at pagiging praktikal ng kanyang espiritual na buhay. Kumbaga kayang-kaya po nating gawin at maging modelo po siya sa ating pang-araw-araw na gawain. Tinuturo din po niya sa atin ang little way. Ito po yung gawain ng simpleng bagay, ordinaryong gawain at tungkulin sa ating pang-araw-araw na buhay na ito ay gagawin natin na may dakilang pagmamahal sa Diyos. Sa pamamagitan po ng kanyang little way, inaanyayahan tayo ni St. Teres na umasa po sa mabubuting bagay mula sa puso ni Jesus and to have a childlike trust and confidence in the merciful love of God. Very inspiring po ang simpleng buhay ni Santa Teresita. Kaya tayo po mga simpleng tao, pwede rin po tayo maging katulad niya at maaaring din po tayo maging santo katulad po niya. Tumingin nga po tayo sa ating mga katabi, sa ating mga kaliwa at kanan, at tingnan po natin kung makikita natin sa katabi natin ang si Jesucristo. Tingnan nyo nga po ang ating mga katabi. Nakikita nyo po ba si Jesucristo sa katabi ninyo? I'm sure nakikita po ninyo. Kaya po tayo ngayon nandito sa Padre Pio dahil alam po namin na tayo ay tinawag ng Diyos. Bilang pagtatapos po ay inaanyayahan po namin kayo bumisita sa aming shrine and parish. Medyo may kalayuan lang po sa mga taga-Batangas po, pero dun po sa mga taga-Manila, nasa Antipolo Rizal lang po ito. So kung pupuntahan niyo po yung International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage, kami po ay nasa baba nun. So pwede niyo po kayong dumaan doon. Ang pinaka-landmark po doon, kasi madali pong hanapin, yung pong SM Masinag. So nasa tapat lang po kami noon. Meron po kaming Novena Masses tuwing araw ng Martes sa 6 a.m. at 6 p.m. po. At tuwing unang araw ng Martes po, meron po kaming veneration, primary relic ni St. Teres. Doon po nagbibigay po kami ng mga nabindisyon ng rosa sa mga araw na iyon at meron din po kaming mga bracelet para sa mga deboto. So mamaya po pagkatapos po ng misa ay inaanyayahan po namin kayong lahat na gumawa po ng dalawang pila malapit po doon sa imahe ni St. Teres. Mamimigay po kami ng mga roses at mga bracelets po niya na may kasama pong mga prayer cards. So subukan niyo po na magdasal sa aming patrona dahil katulad po ni Padre Pio, isa din po siyang napaka-milagrosang santo. So bilang pagtatapos po, kasama po namin ang ibang miyembro ng aming shrine ministry, ang aming pong head, si Maribel Ang Santo, at on behalf po of our parish priest, si Monsignor Henry Mederito, inaanyayahan nga po namin kayo, at salamat pong muli kay Father Oka, kay Father Jay Encarnacion. Kami po, si Tina Bolinao, at si Tina So. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Saint Teres of the Child Jesus, pray for us. Manatili pong nakaupo, mga patalastas po. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang Dambana
Sa inyong tulong at donasyon, makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, mga kapiyo, sa paghahangad nating makapagdasal ng mas mataimtim at maayos, ninanais nating magkaroon ng mga upuang may sandalan sa Divine Mercy Sanctuary. Sa ganitong diwa ay muli tayong kumakatok sa may mabubuting loob na maghandog ng tulong para sa katuparan nito. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating pamisahan at opisina para sa mga detalye. Maraming salamat po. Tulad po ng nabanggit ni na Miss Tina, ngayon pong araw ay bisita dito sa Pambansang Dambana ang imahe ni Santa Teresita ng Batang si Jesus mula sa Antipolo City, Rizal. Ito'y upang magpalaganap ng debosyon sa kanya. Ngayon po ay pakinggan natin si Reverend Father J. Encarnacion para sa kanilang mission appeal. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Narito pa rin po kami. Ito po yung huling linggo na ibinigay po sa akin ni Father Oka para po humingi ng tulong sa inyo sa amin pong parokya, Our Mother Perpetual Health Parish, Agoncillo, dahil ito po ay nasira ng pagputok ng Bulkang Taal. May mga kasama po akong mga taga-parokya, yung mga bata na may t-shirt na Mother Perpetual Help. May mga hawak po silang sobre. Kaya po yung inyong tulong ay malaking bagay po para po sa pagpapatuloy ng paggawa ng Bahay ng Diyos sa parokya sa Agoncillo. Panoorin po natin ng sandali ang maiksing video. Kung meron, replay ba? Nasira man ang simbahang bato, ngunit hinding-hindi masisira ang simbahang tao na buhay. 4 na taon na ang nakalipas mula noong sinubok ng panahon ang bawat isa, dulot ng pagputok ng Bulkang Taal. Kabilang sa mga napinsala ang aming simbahan, ang Our Mother of Perpetual Help Parish Agoncillo, pati na ang kumbento nito. Dulot ng lindol, bumagsak ang mga bubo, nagitak ang mga haligi, at bumagsak ang ilang bahagi ng mga pader. Sa kabila ng pagkakaisa at mithiing may ahon ng simbahan at kumbento, humaharap pa rin kami sa hamon, partikular sa aspetong pampinansyal. Para sa gawain ito, tulad ng mga materials, equipment, and labor cost. Kung kaya, kami ay kumakatok sa inyong mabubuting puso, sa anumang halaga, sa abot ng inyong makakaya. Lalo't higit ang inyong pagdamay ay malaking bagay ang maitutulot sa patuloy na pagpapayabong ng pananampalataya. Sa mga nagnanais na magpaabot ng anumang uri ng tulong, maaari kayong tumulog sa pamamagitan na sumusunod ng mga parish bank accounts. Ang inyong pagdamay ang magsisilbing tanglaw naming pag-asa patungo sa kalwalakian ng Diyos. Sa tulong at gabay ng ating mahal na ina ng laging saklon. Your help, our hope, His glory. Misay sa ganap na 9 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulo ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, kayo ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos niyo po ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito, sa pananalangin, mga banal rosaryo, imahe, dasalan,
krusipiyo na magpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan, pagmamahal sa amin upang ang lahat ng nadumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng inyong awa at biyaya. Loobin niyo pong tularan nila ang kabanalan aral ng Panginoon at ang mga santo, lalo tigid, Santo Padre Pio ng Petrosina, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Our Mother of Perpetual Help Parish ay nagpapaabot po ng taus-pusong pasasalamat sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio dito sa Santo Tomas, lalo tigit po sa ating minamahal na kura paroko, Reverend Father Oka Andal at sa mga kasamang pari at sa inyo pong lahat na nagbigay po ng tulong pinansyal para sa aming parokya. Ang Diyos po ang magpapala sa inyo ng siksik, liglig at umaapaw pa. Salamat po sa inyong pagtulong. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayong lahat ng mabagin, mapagmahal nating Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na ang banal na Eukaristiya ni Jesus. Mayo kayong nagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Salamat sa Diyos. Ingat po kayo sa pag-uwi. Ingat po kayo sa paglalakad. Baka ho kayo madulas.